Naging busy ba lately at na-miss ang ilang showbiz happenings? Don't you worry dahil nandito na ang SOS, Stars on Spotlight. Hello world mabuhay! Ako si Gaynel Krishnan at narito na ang rundown ng biggest entertainment stories for the week. Pasabog ang announcement ni Uncabogable superstar Vice Ganda sa kanyang upcoming project with Star Cinema. Ang buong detalye sa report ni MJ Felipe. Ang nag-iisang Vice Ganda! Kanina sa It's Showtime, formal nang inanunsyo ni na Vice Ganda at direktor na si June Lana ang kanilang pagsasamahang pelikula. Ang title ng pelikula namin ay And the Breadwinner Is! Papasalamat ako that my filmmaking journey led me to this moment. I'm so grateful to be here. Ito yung unang pagsasahan yung pwesa namin, collaboration namin ni Vice, at ito rin yung unang collaboration ng Star Cinema at ng Idea First. Highlight to ng career ko this year, hindi lang this year, ng filmmaking, ng movie career ko. Nagpatuloy ang kwentuhan sa new movie alert event ng Star Cinema. Dramedy o drama at comedy ang proyektong ito na bago para kay Vice. Dati kasi ayoko talaga ng maraming drama kasi feeling ko hindi ko yung strength. Feeling mo lang? Feeling ko hindi ko strength, pero the team has been convincing me, no, it's your strength. Masaya siyang pelikula. Okay. No question about it, doon pa rin kami sa laugh out loud. But at the same time, may bago kayong aasahan. Pamagat pa lang, confident na sina Vice, Direk June at writers na tatatak at tatagos ang kwento sa mga manonood. Tribute to sa lahat ng mga miyembro ng pamilya na nakikipaglaban para sa pamilya nila. Malapit nang simula ng shooting at ipalalabas ang pelikula ngayong taon. Masaya rin si Vice sa tagumpay ng It's Showtime. Kakatapos lang din ang kanyang star-studded birthday celebration. At malapit na rin niyang i-release ang kanyang bagong kanta. Ibinahagi niya sa amin kung ano ang inspirasyon ng kanta. Tawang-tawa ako sa inis ng maraming tao. Okay. It was so fulfilling. Yung makita yung buwisit ng ibang tao na nabibuwisit sa akin. Okay. Na-fulfill ako. So, kumuha ko nga ito ng kanta. Na-inspire ako. Mapapanood ang buong panayam kay Vice Ganda sa On Cue sa news.abs-cbn.com at sa official YouTube channel ng ABS-CBN News. Kung may nagbabalik pelikula, may nagbabalik telebisyon. That is right, Jericho Rosales is making a comeback. Pero kung may bagong proyekto, may bagong pag-ibig na rin kaya si Echo, alamin natin yan kay MJ Felipe. I was very excited. Sobrang tagal kong di nakabalik dito. It was just like the energy is still there. You know, it's nice to be back here sa ABS. But for this one, yes, I accepted a project under Dreamscape. Ito ang kinumpirma ni Jericho Rosales sa kanyang pagbabalik telebisyon sa isang proyekto sa ilalim ng Dreamscape Entertainment. It's a good project. Ganun kasimple. It's a really good project. Top secret pa ang detalye ng proyekto. Pero ngayon pa lang, umaapaw na ang energy ni Echo sa kanyang much-awaited comeback. Halik ang huling serye ni Echo noong 2018. Dahil sa network shutdown at pandemya, nag-focus si Echo sa ibang proyekto gaya ng pag-produce ng pelikula at pagbida niya sa drama series na Cell Block. It's the biggest project I've worked on. Ever? In your whole life? Yeah, budget-wise and the size and the length. Well, it's a series. It's an 8-part series, an hour each. Okay. And I won't say how much the budget is, but it's really big. Tila all out na ang pagbabalik ni Echo dahil nakipag-meeting na rin siya sa Star Cinema. For me, it's timing. Timing's everything. So, it's the perfect project, something that I'm that's aligned sa goals ko for, you know, my career now in film and TV. Okay. And streaming. This year is the year that it's a yes year for me. Kasabay naman ang kanyang pagbabalik, maingay rin ang pagkakaugnay niya kay Catherine Bernardo. Bali-balitang nanliligaw umano si Echo kay Kath. Pero sa lahat ng kanyang mga panayam, iwas si Echo na pag-usapan ang kanyang personal na buhay. Is finding love part of your 2024? No. So the rumors are not true. What rumors? I don't read social media. Ah.
I mean, would you give sometimes, permission to ask sometimes that? I go like that. Okay. No, don't. I'd rather not. I don't want to pollute my mind. So. Okay, so it's not part of your goal, falling in love in 2024. Finding new love, sorry. Let me correct. It's too early for that. Wish ni Echo na magkaroon sila ng reunion project ng dating ka-love team na si Christine Hermosa. Oh my God, I've been asking that for the longest time. Pero so, of course, it's up to Christine. I don't, I mean, no pressure and stuff. But that's something that it's always there. It's just parked there, you know, nandyan lang siya. But syempre, you want to respect if Christine doesn't want to work anymore or something. Mapapanood ang buong panayam kay Jericho Rosales sa On Cue sa news.abs-cbn.com at sa official YouTube channel ng ABS-CBN News. Balik television din si Dimples Romana na aminadong kinakabahan na sa susunod niyang project na High Street. May update din si Dimples tungkol sa kanyang BFF na si Angel Locsin. Ang detalye sa report na to. Kasama sa cast si Dimples Romana sa inaabangang kapamilya teen drama series na High Street na sequel ng hit na Senior High. This is the first time I'm going back to acting after I did Iron Heart. After that, kasi we had traveled for ASAP Milan, and then we also traveled. I had to go to my child in Australia. Pero ngayon, I'm back to acting. I'm so excited. Kwento ni Dimples, inaasahang magiging iconic ang kanyang role sa High Street. Pero kahit batikan na, aminadong kabado siya sa pagbabalik serye. I haven't been acting for months. 7 months, I have never had a pause this long in between teleseries. Sulit naman anya ang kanyang break dahil bumawi siya ng oras sa pamilya at mga kaibigan. Nakadalo pa siya sa housewarming ni Catherine Bernardo at kwento niya, proud siya sa tinatamasa ng aktres. This is very, very sentimental for both of us because seeing her grow from that very innocent child na big dreams, and now all those big dreams of hers are coming to life, and I get to experience that and be proud of her for doing that, not just for her but for her entire family. Dinepensahan naman ni Dimples ang kaibigang si Angel Locsin sa gitna ng mga isyong hiwalay na umano sila ni Neil Arce. We have been so involved with social media. We think na if we don't see people, lalo na married people, posted online together, parang hiwalay na sila. Hindi po. No po. Hindi ibig sabihin na wala sa social media doesn't mean it's not happening. Dagdag pa ni Dimples, happily married ang kaibigan. Pero nang matanong kung kailan ang inaasahang comeback ni Angel, I can only wish that Angel would return because she's super much awaited all the time. She's so light-hearted, and you just feel that she's very, very happy. So once na mag-decide siya at pinagdadasal natin yun na malapit na yun, I'm excited that I get to work with her naman. Para at least this time we get to bond with one another nang hindi naman sa personal, pwedeng sa trabaho din. Naging mailap na rin si Angel maging sa social media. Huling nag-update ang aktres sa kanyang Instagram account noon pang August 1, 2022 sa baby shower ni Angelica Panganiban. Kinilig ang Madlang People sa pagbisita sa It's Showtime ni Attorney Oliver Mueller, ang dating searchy ng hit segment Especially For You ng It's Showtime. Pero ano o sino kaya ang dahilan kung bakit parang may binabalik-balikan siya sa It's Showtime? Narito ang report ni MJ Felipe. Si Attorney Oliver. Parang may binibisita siya rito. Oo, naka si Kim Chi yata binibisita. Ito ang eksena sa It's Showtime kanina. Surpresang bisita si Attorney Oliver Mueller. Mangot to, Madlang People. O ang dating searchy sa hit segment nila, Especially For You. Tukso ang inabot niya sa mga host. Bakit ka nagbalik? Just wanted to meet some people lang here. Some people. Sino? Meron ka bang may pangalan ka ba na nasa isip mo ngayon? Maybe. Sa aming panayam backstage, inamin niyang hindi pa rin siya sanay sa atensyong natatanggap. Pati mga videos niya, pinagpipiestahan na rin online. It's been crazy, overwhelming. No, I never thought that people would actually watch that. I just do it for fun, you know, just putting some content out there. Pero aminado si Oliver na nagbukas ito ng bagong pinto sa kanya. Yes, I think it has. Just like expanding my network, expanding my connections, maybe looking at some things in Manila. Are you planning to enter show business? I'm actually considering it. That's part of the reason why I'm here. Ang tanong,
ready na rin ba siyang maintriga? No, I don't know how all these showbiz stars get used to it. I'm not sure if I'll ever get used to it. But again, I just realized I'm blessed and have an amazing support crew behind me. Kaya nasampula na namin si Oliver. Diretsahan na namin siyang tinanong tungkol kay Kim. Gihigugmatika. Ano ibig sabihin nun, Kim? I love you. Marami kasi ang kinilig sa kanilang interaction sa nakaraan niyang guesting. Is it true that you had a crush on Kim prior to guesting the I've always thought Kim was such a pretty person. You know, she's from Cebu. So, yeah, I mean, I guess you could say that. Are you courting Kim? I don't think it's fair that I speak about that without Kim's permission. So I'm so sorry. I hope you understand. But no, Kim's pretty nice. So siya ba yung binisita mo dito talaga sa show? I'm here to meet everyone. And finally, napagbigyan ng puso ni Binnie Joanna nang matupad ang pangarap niyang maging guest star patroller ng TV Patrol. Pero alam niyo ba na bago siya maging leader ng Nation's Girl Group, isa siyang campus journalist na sumasali pa sa mga school's press conferences sa Calabarzon Region. Pasample naman dyan, Master Joe! Dream come true para sa akin na maging Star Patroller. Bago po kasi ako maging miyembro ng Bini, pangarap ko na magsilbi sa bayan sa pamamagitan ng paghahatid ng balita. Grade 6, nagsimula ang pangarap ko na maging mamamahayag. Nasa klase ako nang ipinatawag ako para pumunta sa library at pabasahin ng dyaryo. Simula noon, nagsanay na kami para sa darating na District Schools Press Conference o DSPC. Unang salang namin ito kaya't hindi ko inasahang mananalo ako sa radio broadcasting category. Dahil doon, napabilang ako sa Regional Schools Press Conference o RSPC kung saan maglalaban-laban ang mga kinatawan mula sa mga eskwelahan sa buong Calabarzon. Bawat taon, inabangan ko na ang makasali sa radio broadcasting category ng RSPC. Pero sa huling taon sa high school, napabilang ako sa mga lalaban sa TV broadcasting category. Sa gawa ng water cannon salute ang Bureau of Fire Protection. Pero hindi natuloy ang aking paglaban sa RSPC dahil nakatanggap ako ng tawag mula sa Star Hunt. Nakalaunan ay nagresulta para maging miyembro ako ng P-pop girl group na Bini. Sa kabila nito, hindi nawawala ang pag-asang magagawa ko ang pinaka-pinapangarap ko. Kahit pa nagkaroon ng hamon sa kumpanyang nais kong pasukan bilang mamamahayag. Bini! Fast forward to April 2023, bumisita ang Bini sa Teleradio Morning Program na sakto. Doon nalaman ng mga host nito na sina Chang Ami Perez at Jeff Canoy na gustong gusto ko maging reporter. At dahil hindi pala papasok si Chang Ami kinabukasan, bukas ikaw ang magte-trending news, ikaw ang show. Maaga akong naghanda para sa unang sabak bilang host ng programa. It's time para malaman ang latest sa inyong favorite celebrities dito sa Showbiz Ganap. Mula sa sakto, nabigyan din ako ng pagkakataong magbasa ng balita sa digital news program na TV Patrol Express nito lamang Pebrero. Excited na ang singer na si Kian Cipriano. Kahit pa nga sa TikTok, game akong sumasali sa mga reporters challenge. Bahagya muna nating ihinto ang programa at tayo'y makinig sa mga paalala. At ngayon, para sa TV Patrol, mula pagsulat hanggang sa pag-edit, naranasan ko ang gumawa ng aking sariling report. Isang pangarap ang natupad na kailanman ay hindi-hindi ko malilimutan. At yan ang rundown ng biggest entertainment stories for the week. Pwedeng-pwede mo na ni Chika. See you again next time dito sa SOS, Stars on Spotlight.